Siguro sa ngayon, kailangan niya munang malampasan yung ganitong klase ng pagsubok. Tapos kapag medyo nasanay na siya, magiging sisiw na lang sa kanya yung mga ganito. Siguro mas maganda nga kung wag ka na lang magtanong sa kanya at i-surprise mo na lang siya. Suggestion ni Glenn. Tama, bigyan mo kaya siya ng alahas. Sigurado ako magugustuhan niya yun. Lahat ng babae mahilig sa alahas. Hindi niya gusto yun. Hindi ko pa siya nakikitang nagsuot ng kahit na anong alahas. Eh beauty products kaya. Lahat ng babae gumagamit ng ganun, di ba? Ambag ni Charles. Hindi rin siya gumagamit ng ganun. Noong pumasok ako sa kwarto niya, cleanser lang ang nakita ko. Hindi naman siguro magandang idea na magbigay ng face cleanser bilang regalo ng isang Benjamin Ilagan, tama? Hindi naisip ni Glenn. Na bilang isang babae, sobrang kakaiba pala ni Angelina. Pero ang mas hindi niya naisip ay yung narinig niya na ang presidente ng Sterling Group na si Benjamin Ilagan ay talagang pumasok sa kwarto ng isang babae para obserbahan ang mga ganitong bagay. Tama, bigyan mo na lang siya ng cleanser na yun, sabi ni Glenn. Puro alikabok na yung nakita ko, kaya sigurado akong hindi niya masyadong ginagamit yun. Sagot ni Benjamin, pareho si na Glenn at Charles na wala na rin maisip. Damit, sapatos, bag, siguro naman nagsusuot siya ng mga damit at sapatos, no? Gumagamit rin naman siguro siya ng bag. Hindi maawat si Glenn sa kakasabi ng mga ideya na naiisip niya. Sa tingin ko, sobrang nalungkot talaga siya dahil sa ginawa ng mami mo at naniniwala ko na kailangan mong kumilos kung gusto mong kausapin ka ulit niya. Sa tingin ko, kakaiba talaga si Miss Montenegro kumpara sa ibang mga babae. Sabi ni Charles, nasa college pa lang siya at nagkataon na hindi rin siya ganun ka-materialistic kaya siguro hindi ganun ka-effective para sa kanya mga regalo. Alam mo, may point ka. Pagsang-ayon ni Glenn. Pwedeng makatulong ang regalo. Pero sa tingin ko, ang pinakamahalaga dito ay yung taong dapat na gumagawa ng initiative. Anong gusto mong ipahiwatig? Tanong ni Benjamin. Hugs and kisses kaya? Suggest ni Charles. Tama, masayang pagsang-ayon ni Glenn. Biglang sumimangot si Benjamin nang makita ni Glenn na biglang nagbagong expression ni Benjamin. Hindi siya mapakaling nag-suggest ulit. Pwede ka namin tulungan kung hindi mo kaya. Ano? Gusto niya siyang halikan at yakapin? Galit na tanong ni Benjamin. Biglang nabilaukan si Glenn at nagmabanaling nagpaliwanag. Ang ibig kong sabihin ay pwede ka namin tulungan sa paghahanap ng regalo. Pero syempre, ikaw pa rin ang dapat na magbigay sa kanya. Wag na. May bakas na sama ng loob na sagot ni Benjamin. Hindi naman sa hindi niya na-appreciate yung tulong ni Glenn at Charles. Siguro ayaw niya lang na iasa sa ibang love life niya. Wala naman talaga akong pakialam kung ayaw niya akong kausapin. Palusot ni Benjamin. Ah, kaya pala pumasok ka sa kwarto niya at nakitang maalikabok na ang face cleanser niya. Tukso ni Glenn. Huy Glenn, tumigil ka nga dyan. Hindi ka na nahiya kay boss. Pag-awat ni Charles. Umalis na nga kayong dalawa. Sigaw ni Benjamin. Dali-daling hinila ni Charles si Glenn at nagmamadali silang naglakad palabas. Charles, pahabol ni Benjamin. Gawan mo kami ng appointment ni Cesar. Opo, sir. Kailan niyo po siya gustong makita? Mamayang gabi. Okay po. Noong gabing iyon, nag-isipan ni Angelina na maglakad-lakad sa labas pagkatapos niya mag-dinner. Ilang araw na rin siya nagkukulong sa kwarto niya kaya medyo naiinip niya siya. Mula noong kinovera niya ng make-up ang pisngi niya, lalo lang lumala ang pasa niya. Hindi rin siya uminom ng kahit anong gamot kaya sobrang tagal ng paggaling nito. Kumpara noong mga unang araw, medyo humupa na ngayon ang itsura ng pasa niya. Pero kung titignan ng medyo malapitan, makikita pa rin. Nagsuot na lang si Angelina ng face mask noong naglakad-lakad siya. Hindi nagtagal, may isang mabilis na motor ang dumaan sa tabi niya, kaya bigla siyang napatras. Sa sobrang bilis ng mga naging pangyayari, kaya hindi niya napansin na nahablot pala ang kanyang phone na hawak niya. Pakiramdam ni Angelina ay para bang tumigil ang paligid niya. Pero nang sandaling mahimasmasan siya, bigla siyang tumakbo ng mabilis para habulin ang mga magnanakaw, hanggang sa puntong naalala niyang buntis nga pala siya. Kaya huminto siya at naglakad pabalik sa mansyon. Makalipas ng halos isang oras, tinawagan ni Mrs. Bustamante sa Benjamin para mag-report. Master Benjamin, nanakawan po si Madam Angelina ng phone noong
Naglakad siya sa labas ng mansyon kanina. Pumunta na po kami sa police station para mag-report. Pero ang sabi po sa amin ay imposible na raw na makuha ulit ang phone niya. Naku sir, mugtong-mugto ng mga mata ni madam kasi kanina pa siya iyak na iyak. Alam ni Mrs. Bustamante ang kayang gawin ni Benjamin. Kaya sinamantala na niya ang pagkakataon na tulungan si Angelina. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang idea kung umiiyak ba si Angelina o hindi. Pero sinabi niya yon dahil alam niyang hindi matitiis ni Benjamin si Angelina. Noong gabing iyon, may appointment si Benjamin kay Cesar. Nauna siyang makarating sa restaurant at ina-expect niya na darating na rin si Cesar anumang oras. Pagkatapos na naging pag-uusap nila ni Mrs. Bustamante, walang pagdadalawang isip siyang nagdesisyon. Nang sandaling makarating si Cesar sa restaurant, sinalubong siya ni Charles. Nasaan ang boss mo? Sorry Mr. Chavez, pero kaalis lang po ni Mr. Ilagan. May nangyari kasi sa bahay nila, kaya ibinili niya na lang sa akin yung mga gusto niyang pag-usapan niyo. Ha? Talagang ngayong gabi pa talaga ha? Natatawang sagot ni Cesar. Hindi ba parang nakakahiya naman sa akin yung ganyang kababaw na rason? Kahit naman sabihin natin ayaw ka makita ni Mr. Ilagan. Hinding-hindi yan magkakansal dahil wala naman siyang kinatatakutan na kahit sino. Sagot ni Charles. Umupo si Cesar at kalmadong tinignan si Charles. Kung tamang naalala ko, hindi naman siya close sa pamilya niya. Sino ba kasi yan para Indianin niya ako? Asawa niya? Walang prenong sagot ni Charles. Hindi nakapagsalita si Cesar. Sa tingin ko gustong makipagkita sa'yo ni Mr. Ilagan dahil gusto niya mapag-usapan yung mga plano mo kay Miss Angelina Montenegro. Siguro para sa'yo, mukha ko nakikialam. Pero gusto lang sana kitang balaan. Gusto ni Mr. Ilagan si Miss Angelina. Kaya mas mabuti siguro kung ngayon pa lang ay didistansya ka na sa kanya. Ilang minuto ring nanahimik si Cesar bago siya muling magsalita. Charles, wala ka bang balak na talikuran na lang si Benjamin? At sa akin ka na lang pumanig. Kaya kong triplihan ang sahod niya sa'yo. Hindi inaasahan ni Charles ang narinig niya, kaya sobrang nagulat siya. Maraming salamat sa offer mo, Mr. Chavez, pero wala po akong intensyon na iwanan ng Sterling Group. Hanggat hindi ako sinisisante ni Mr. Ilagan, hindi ko siya iiwanan. Bakit naman? Nagugulo ang tanong ni Cesar. Bakit hindi mo tanungin si China kung bakit hindi niya maiwan-iwan ang kumpanya? Alam ko nang magiging sagot niya. Hindi siya makaalis kasi in love siya kay Benjamin. Haha, huwag mo sabihing in love ka rin sa kanya. Nangaasar na sagot ni Cesar. Gusto ko si Mr. Ilagan bilang boss ko. Matapat na sagot ni Charles. Halos lahat yata ng tao ay alam kung gaano kabilis uminit ang ulo niya. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay masama na siyang tao at walang puso. May kakilala nga ako eh. Palaging nakangiti at sobrang pala kaibigan. Pero nagpapanggap lang pala. Ako ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Cesar. Hindi ah, wala namang hidden meaning yung sinabi ko. Oo, nakakainganyo ka pero hindi ko tatraidorin si Mr. Ilagan. Alam na alam ni Charles na gusto niyang gamitin ni Cesar para pabagsakin si Benjamin. Bilang kanang kamay ni Benjamin, walang ibang nakakilala dito ng sobra, bukod kay Charles. Kung sakali mang pumayag ako tridorin ko nga si Mr. Ilagan, kagaya ng sinasabi mo, hindi ka ba natatakot na pwede ko rin gawin yun sa'yo balang araw? Pagkarating ni Benjamin sa police station, biglang nagkagulo ang lahat. Nang matanggap ng captain ang tawag ni Benjamin, nagmamadali itong pumunta sa station. Nanakawan ka ng phone? Nababaliw na siguro yung magnanakaw na yon. Huwag kang mag-alala, ako mismo huhuli sa mga yon. Huwag po kayong mag-alala, nangangako akong ibabalik sa inyong phone nyo. Hindi ko phone yung ninakaw, sagot ni Benjamin. Oh, mabuti na lang, sobrang kinabahan ako. Akala ko, asawa ko may-ari, sagot ni Benjamin. Pagkatapos, uminom siya ng tubig bago muling magsalita. Kaya niyo bang maibalik sa loob ng 24 oras? Medyo nag-aalangan pa ang captain noong una bago siya sumagot. Oo naman. Sige, sinisigurado kong maibabalik sa inyo kaagad ang phone ni Mrs. Marami na surveillance camera ngayon, kaya sigurado ako na makukuha kaagad natin yun. Tumangul lang si Benjamin at sinabing, salamat. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Tinignan ng captain ang logbook para hanapin ang record ni Angelina at nagtanong, Angelina Montenegro ba ang pangalan ng asawa mo? Oo, siya nga, sagot ni Benjamin. O sige, tatandaan ko itong pangalan na to. Sa loob ng mansyon ni Benjamin, nakaupo si Angelina sa lamesa niya at kasalukuyang binubuksan ang kanyang laptop.
Gusto sana niya mag-login sa mga social media account niya para mag-post ng status na nawawala ang kanyang phone. Ilang minutong lumipas, nakatulala lang siya. Sana lang talaga, dinilit ng magnanakaw na yun ang lahat ng laman ng phone ko kung sakali mang may balak siyang ibenta. Ang kinatatakutan niya lang naman ay may kumalikot na ibang tao sa kanyang phone. Dahil kung gano'n ang mangyari, parang na-invade naman masyadong privacy niya. Napahawak na lang siya sa ulot na pabuntong hininga ng malalim. Hay, kung alam ko lang talagang mangyayari to. Sana hindi na lang ako lumabas ng mansyon. O kaya naman sana pala nagpasama ako. Dismayadong tumayo si Angelina mula sa kinauupuan niya at naglakad papunta sa CR. Nag-shower lang siya ng mabilisan at dumiretso na rin siya sa kama niya para sana matulog. Kailangan kong makakuha ng bagong phone at number bukas na bukas din. Gustuhin niya mang matulog, hindi siya makatulog. Hanggang sa may narinig siyang yabag ng mga paa na halatang nagmamadali mula sa hallway na sinundan pa ng malakas na katok. Madam, gising ka pa? Natatarantang tanong ni Mrs. Bustamante. Kakatawag lang po ni Master Benjamin para sabihing nakuha na niyang phone mo. Kailangan mo lang daw pong pumunta sa station para pirmahan yung release papers. Kung ayaw mo, pwede siya na lang din daw ang pumirma para sa'yo. Biglang napabangon si Angelina mula sa pagkakahiga niya at kumaripos ng takbo para pagbuksan si Mrs. Bustamante. Nakuha nilang phone ko? Opo, sinigurado ni Master Benjamin na nakuha nila. Sinadya ni Mrs. Bustamante na bigyan ng diin ang pangalan ni Benjamin para i-emphasize ang punto niya. Tinawagan ko siya kanina para sabihin yung nangyari. Galit ka ba? Umiling si Angelina. Hindi siya makapaniwala na talagang nahanap ang phone niya. Bakit naman siya magagalit? Wala pang kalahating oras. Nakarating na sila sa police station ni Mrs. Bustamante nang makita ni Angelina na hawak ni Benjamin. Ang kanyang phone, pakaramdam niya para siyang binuhusa ng malamig na tubig. Akin na yan! Galit na salubong ni Angelina. Pagkatapos naglakad siya papalapit at sinubukan niyang agawin kay Benjamin ang phone. Pero itinaas ni Benjamin ang kamay niya para iiwas dito. Bakit? Natatakot ka bang tignan kung anong laman ito? Naiinis na sagot ni Benjamin. Bakit? Tinignan mo no? Parang batang napipikon. Mangiyak-ngiyak sa Angelina. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na buksan ang phone ko? Wala ka talagang pakialam sa privacy ng ibang tao. Hindi mo ko laruan? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi mo na talaga ako nirespeto. Bigla na tahimik ang buong station dahil hindi nila inaasahan na naging reaksyon ni Angelina. Hindi umalis si Benjamin sa station para siguraduhin makukuha talaga ang phone niya. Nasa totoo lang ay pwede naman sana nitong iutos na lang sa mga tauhan nito. Kaya kahit sino naman siguro'y maiinis sa ipinakita ni Angelina. Hindi na nga na-appreciate ang ginawa ni Benjamin para sa kanya. Pinapahiya niya pa ito ngayon sa harap ng marami. Sino ba si Angelina sa tingin niya para sigaw-sigawan ng isang Benjamin Ilagan na kinatatakutan ng lahat? Maging ang magnanakaw ay natakot din sa ginawa ni Angelina kaya hindi na nito napigil ang makisabat. Wala naman masyadong importante dyan, puro picture lang ng tiyan ang nakita ko. Nang sandaling marinig yun ni Angelina, lalo siyang nagliyab sa galit. Iyak siya ng iyak at nanginginig ang kanyang buong katawan. Pakaramdam niya ay para bang hinubaran siya sa harap ng maraming tao. Mula nung pumasok siya sa second trimester niya, palagi niyang pinipictura ng tiyan niya bago siya mag-shower para makita ang progress ng tiyan niya. Hindi naman talaga sinilip ni Benjamin ang laman ng phone, kaya gulat na gulat siyang napatingin sa tiyan nito. Sa puntong ito, hindi na talaga kinaya ni Angelina at galit siyang naglakad palabas ng station. Hindi niya pinirmahan ang release paper at hindi niya rin kinuha ang phone niya kay Benjamin. Kaya si Benjamin na lang ang pumirma ng mabilisan bago siya kumaripas na lumabas para sundan si Angelina. Habang nasa sasakyan, inabot ni Benjamin ang phone ni Angelina at sinabing, "Hindi ko binuksan." Kinuha ni Angelina ang phone niya at humagulhol na sumagot. Pero, alam mo na kung anong laman. Bakit? Ganun ba ka-importante yung mga pictures na yun para sa'yo? Gusto sana sumagot nito ni Angelina nang pasinghal pero pinilit niyang pigilan ang sarili niya na wag. Na-realize niya na sobra naman na atang nagawa niya, lalo at tinulungan na nga siya nito. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang phone at nagtanong, "Kung sasabihin ko ba sa'yo na yung baby ko na pinilit mong ipalaglag ay hindi kay Clarence, kung hindi sa'yo, anong mararamdaman mo? Makokonsensya ka ba?" Tinignan ni Benjamin sa Angelina. Sobrang seryosa na itsura ni Angelina. Mukhang hindi ito nagbibiro. Napalunok si Benjamin at may halong kaba na nagtanong, "Galing sa IVF treatment?" "Oo, walang pagdadalawang isip," ng sagot ni Angelina.
Tinitigan niya si Benjamin ng diretso sa mga mata nito at nagpatuloy. Hindi ka ba nakakonsensya na ikaw mismong pumatay sa sarili mong anak? Nasa totoo lang, wala naman talaga siyang intensyong makipag-away. Pero siguro umaasa siya na sana'y makikita siya ng kahit katiting na bakas na pangonsensya sa mukha ni Benjamin. Umaasa siya na kahit papaano ay pangtao pa rin ang prinsipyo ni Benjamin. Hindi inaasahan ni Benjamin ang naging tanong ni Angelina, kaya sa totoo lang hindi niya alam kung paano siya sasagot. Alam niyang masasaktan niya ito, pero sinubukan niyang panindigan ang sagot niya. Hindi, mas magandang hindi siya maipanganak. Natawa lang si Angelina sa naging sagot ni Benjamin. Nakangisi siyang sumagot. Ah, talaga? Hindi ka ba masasaktan kung maririnig mo yan galing sa sarili mong mga magulang? Baka pasalamatan ko pa sila. Hindi naman lahat ng tao kagaya mo na gustong mabuhay, Angelina. Gulat na gulat si Angelina. Ayaw niya bang mabuhay? Ano namang dahilan niya? Eh mukha namang mahal na mahal siya ng mommy niya. Hindi lang siya basta-bastang successful sa karir niya. Dahil sobrang successful niya at lahat ng tao nakapaligid sa kanya ay sinasamba siya na parang Diyos. Bakit ba sobrang pessimistic ng taong ito? O baka naman may pinagdadaanan siya? Depressed ka ba? Hindi na napigilan ni Angelina namang usisa dahil gusto niyang subukang intindihin kung saan ang gagaling si Benjamin. Marami ang treatment ngayon para sa depression. Kung sa tingin mo'y masakit ka, pumunta ka na sa doktor kagad. Medyo kumalmang itsura ni Benjamin. Kung mas gagaan ang pakaramdam mo na malamang may sakit ako, sige, may sakit na lang ako. Maghahating gabi na nang makarating sila sa mansyon. Pagkabalik ni Angelina sa kwarto niya, pagod na siya at wala na siyang lakas na mag-isip ng kahit na ano. Dumiretso siya sa kama para matulog. Noong gabing yon na naginip siya, napanaginipan niya ang posibleng dahilan ng pagiging pessimistic ni Benjamin. Sa panaginip niya, nakita niyang batang Benjamin kasama ang tatay nito. Sa sobrang pagkastrikto ng tatay nito, konting kibot ng batang Benjamin ay nagagalit na kagad ito. Sa murang edad, walang laban nitong tinanggap ang bawat hampas ng tatay nitong galit na galit. Wala itong pakialam kahit magdugo ng parte ng hinahampas nito. Sobrang nakakadurog ng pusong iyak ng batang Benjamin, kaya biglang nagising si Angelina. Bumangon siya at tinignan ang bintana. Konting oras na lang at sisikat na ang araw. Huminga siya ng malalim at sinubukan niyang pakalmahin ang sarili niya. Imposible namang sasaktan siya ng tatay niya ng ganun. At sabihin na nating posible nga. Sigurado naman ako na aawatin niyo ng mami niya, di ba? Hay, sa bagay, kadalasan naman ay kabaliktaran ng panaginip. Hindi ako naniniwalang na-abuse siya noong bata siya. Pero isa lang ang sigurado niya, may pinagdaanan si Benjamin na madilim kaya ganun na lang ito kagalit sa mundo. At malamang sa malamang, sa sobrang dilim ng naranasan nito, inalis na nito ang ideya na magkaroon pa ng susunod na henerasyon para hindi na maranasan ng mga ito kung gaano kalupit ang mundo. Sa totoo lang, wala naman talagang ipinanganak na masama eh. Huminga ng malalim si Angelina at medyo nabawasan ang sama ng loob niya kay Benjamin. At napalitan ng awa, wala naman sa kanila ang may kasalanan sa mga nangyayari. Kung may dapat mang sisihin, siguro yun ay ang tadhana. Kasi yun ang dahilan kung bakit sila nagtagpo ng landas. Sa dining table kinaumagahan, parehong nandoon sina Benjamin at Angelina, pero wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Eggs and toast para kay Angelina, cereal naman para kay Benjamin. Salamat pala sa pagkuha mo sa phone ko kagabi, sabi ni Angelina na siyang bumasag ng katahimikan. Sorry sa ginawa ng mommy ko, sagot ni Benjamin. Sa wakas nasabi na niyang matagal na bumabagabag sa kanya. Hindi inaasahan ni Angelina na maririnig niya mga salitang sinabi ni Benjamin, kaya napayuko siya at sumagot na may halong kilig at hiya. Hindi naman ikaw ang sumampal sa akin. Bakit ikaw ang nagsasorry? Wala naman talaga siyang karapatan na sampalin ka. Huminto ng halos 3 segundo si Benjamin bago siya nag-alalang nagpatuloy. Kung may gagalaw ng mukha ko, talagang. Pero bago pa man matapos si Benjamin sa sinasabi nito nang biglang itinaas ni Angelina ang kamay niya para himasin ang pisngi nito. Kagaya ng inaasahan, sobrang kinis ng kutis nito. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin sa sobrang pagkagulat at napalunok na lang siya, habang ang isa niyang kamay na nakahawak sa baso ng gatas ay bigla ring nanginig. Okay, quits na tayo, sabi ni Angelina at nagmamadaling inalis ang kanyang kamay. Pagkatapos, nahihiya siyang yumuko at uminom ng tsaa. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya at ang mga daliri niya na dumampi sa pisngin ni Benjamin.
ay para bang nag-aapoy. Hindi siya mapakali sa kinaupuan niya. Kaya dali-dali niyang inubos ng pagkain niya at kumaripas ng takbo, pabalik sa kwarto niya. Kumpara noong mga unang araw, malaki nang naging improvement ng pasa niya sa pisngit, hindi na rin ito masakit. Pero nilagyan niya pa rin ito ng konting makeup para matakpan. Hindi niya na kayang magkulong sa loob ng mansyon. Sa buong linggo, hindi na mabilang kung ilang beses na may tumawag sa kanya mula sa office at halos araw-araw rin siyang kinukulit ng trust capital. Pagkatapos niyang mag-ayos, lumabas na rin siya kagad sa kwarto. Noong oras na yun, nakaalis na si Benjamin. Papunta po kayo sa office, madam. Sasabihan ko na po ang driver, sabi ni Mrs. Bustamante at lumabas ito para bilhin ng driver. Kasalukuyang naghahantay si Angelina sa front door nang biglang magring ang kanyang phone. May libreng oras ka ba ngayong araw, Miss Montenegro? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Glenn sa kabilang linya. May favor sana akong hihingin sa'yo. Favor? Ano yon? Nagtatakang tanong ni Angelina. Sigurado ka bang ako talagang kailangan mo? Oo, sigurado ako. Pagkukumpirma ni Glenn. Nasa mansyon ka ba ngayon? Papunta na ako, susunduin kita. Magkita na lang tayo pagdating ko. Ah, okay. Medyo nagdadalawang isip na sagot ni Angelina. Makalipas ang kalahating oras, dumating na si Glenn. Bukod sa kulay na imbis na itim ay puti, parehong pareho ang sasakyan nito sa sasakyan ni Benjamin. Hindi ka ba papasok sa office ngayon, Mr. Scott? Tanong ni Angelina habang sumasakay sa passenger seat. Hindi ko naman kailangan mag-clock in sa office, nakangising sagot ni Glenn. Ayun na nga, kailangan kasi namin ng tulong mo na maghanap ng regalo. Anong ibig mo sabihin sa namin? Sino ba bang kasama mo? Lahat ng manager sa office. Malapit na kasing birthday ni Benjamin. Gusto sana namin siyang regaluhan, pero hindi kasi namin alam kung anong gusto niya. Kaya kailangan mo kaming tulungan. Kailan ang birthday niya? Medyo nahihiyan tanong ni Angelina. Ha? Wala ka ba talagang pakialam sa asawa mo? Napabuntong hininga si Glenn na para bang awang-awa siya kay Benjamin. Halos ang bahay na ni China si Benjamin, samantalang si Angelina ay tinatrato lang ito na parang basura. Pero malala dun, pumapayag naman si Benjamin. Biglang namulang mga pisngi ni Angelina na sobrang hiya. Kaya nagpalusot na lang siya. Busy kasi ako. Ah, oo nga. Sobrang busy mo talaga. Tagilid ang kumpanya mo ngayon at gumagawa ka pa ng thesis mo. Sigurado ako na mas busy ka pa kaysa kay Benjamin, sagot ni Glenn. Inaasar mo ba ako? Tanong ni Angelina nang mahalata sa boses ni Glenn na parang nang aasar to. Pero alam niya naman na nagbibiroan lang sila kaya sinakya niya na lang. Sa totoo lang, wala naman talaga akong alam sa kung ano ang mga gusto niya. Kaya baka hindi ko rin talaga kayo matulungan. Anong hindi? Sigurado ako na matutulungan mo kami, no? Nakangiting sagot ni Glenn habang nagmamaneho. Sa mall tayo. Hindi nagtagal nakarating na sila sa pinakamalaking mall sa Avonsville. Maaga pa kaya walang masyadong tao. Dumiretso sila sa jewelry section sa department store. Napakunot ng noo si Angelina at takang-takang na nagtanong. Mahilig siya sa alahas? Parang hindi ko naman siya nakita nagsusuot ng kahit na anong alahas. Hindi ba parang pambabaeng regalo ang alahas? Sa puntong yun, wala nang magawa sa Glenn kung hindi ang umamin. Sa totoo lang, ayaw kasi ni Benjamin na binibigyan siya ng regalo. Pero ngayon na nandito ka na, naisip namin na ikaw na lang ang bigyan namin ng regalo. Mr. Scott, alam kong lahat kayo gustong makuha ang magandang panig ni Benjamin. Nagsimulang sabihin ni Angelina. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka ba nakakatanggap ng mga regalo sa mga kaibigan mo? Singit ni Glenn ang mangiti. Lagi niya kayong binibigyan ng kung ano-ano sa mga kaarawan ninyo. Pero hindi mo siya binibigyan ng mga regalo dahil sinabi niya lang sa'yo na wag. Nagpapakita na hindi mo siya nakikita bilang kaibigan. Pero isang boss, sambit ni Angelina. Hindi ko maiisip na dadalhin mo ko sa ganito. Kung tatanggapin ko mga regalo mo sa ngalan niya, parehas lang ng bilang ako na tumatanggap ng regalo mula sa kanya. Naguguluhan si Glenn. Malugod na pagsabihan siya. Paano ba tinatrato ni Angelina si Benjamin araw-araw? Nagsimulang maghinala si Glenn na ang kanyang boss ay merong masokistang ugali. Kailangan mong umisip ng ibang paraan. Aalis na ako, sinabi ni Angelina. Tapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Agad siyang inabot ni Glenn at hinawakan ang kanyang braso.
Miss Montenegro, ang kaarawan ni Benjamin ngayong taon iba sa kaarawan niya noon. Yun ay pagkatapos ng kanyang huling kaarawan na maaksidente siya at nagalangtang gulay siya. Sa parehong pagkakataon, sinabi ng doktor na wala na siyang pag-asang mabuhay. Wala ni isa sa atin ang inaasahang makakaligtas siya, pero nagising pa rin siya sa dulo. Isang magandang bagay na nagawa niya yon. Kung hindi, hindi siya magdidiwang ng kahit na anong kaarawan ngayong taon. Lumambot na sobra ang puso ni Angelina. Nilagay niyang kanyang sarili sa kinatatayuan ni Benjamin. Kung gaano kasakit kung siya ang nagkoma pagkatapos na aksidente. Ang gusto lang ni Glenn ay ang ipagdiwa ang kaarawan ni Benjamin at bigyan siya ng mga regalo para mabuhayan siya ng loob. Mali ba yun? Huwag kang mag-alala, Miss Montenegro. Hindi ka namin bibigyan ng ganong kamahal. Sana'y taos puso mo itong tanggapin, dagdag ni Glenn. Mahal ang mga alahas dito. Pumunta tayo sa ibang lugar. Sa wakas ay sumang-ayon din siya. Gusto mo ba ng ilang pampaganda, Miss Montenegro? Kita ko na may kolerete ka sa mukha. Kailangan ba nating bumili ng bagong foundation? May payat ka palang pulsuhan, Miss Montenegro. Siguradong bagay sa'yo yung isang bracelet. Kumuha tayo, mura lang yun. Anong tingin mo sa mga tatak ng bag, Miss Montenegro? Kumuha tayo na nakakapukaw pansin. Isang simpleng uri na kayang bagayan ang lahat, Miss Montenegro. Mukhang sira ng mga sapatos mo. Kumuha tayo ng bagong pares. May alam akong tindahan na nagbebenta ng mga sandals na tumatagal habang buhay. Dadaling kita doon. Nakita ni Angelina ang ganitong ugali ni Glenn na parabang wala siyang katapaguran. Mukhang malawak din ang kaalaman niya sa mga produkto ng mga kababaihan. Matapos ubusin ang buong umaga sa mall, nagsimulang sumakit ang kanyang katawan. Nakita niya isang kapehan na tagad na tumungo doon at kumuha ng silya. Tinanggihan niyang lumipat pa sa kabilang pamilihan. Anong gusto mong kainin, Miss Montenegro? Sige lang at umorder ka lang ng kahit na anong gusto mo. Sinabi ni Glenn ang pinasa niya ang menu sa kanya. Pagod lang ang tanging nararamdaman ni Angelina kaya hindi na siya ganun kagutom. Huwag mo na akong tawagan ng ganitong mga bagay ulit, Mr. Scott. Tinutulungan lang kita ngayon. Halos umabot ng 20 hanggang 30 ang mga regalo. Nakaramdam ng pagod at hindi mapakali si Angelina. Hindi dapat siya bumigay kagad. Gayun pa man ang inisip niya sa Benjamin, ngayon ang mukha niya ay hindi na masyadong kasuklam-suklam para sa kanya kumpara dati. Nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano haharapin si Benjamin. Sumimsim ng tubig si Glenn tapos ay kaswal na sinabing, "Sige lang, salamat sa tulong mo ngayon. Oo nga pala, maiba tayo. Hindi mo pa binibigyan ng sagot si Cesar Chavez, hindi ba?" "Hindi pa," sagot ni Angelina. "Pinadalhan niya ako ng mensahe kagabi kasama isang mensahe. Hindi ko pa tinitignan to. Talagang ginagawa niyang lahat para makuha lang ang chance ang makapagtrabaho ka." Sinabi ni Glenn tapos ay nagbabala kapag mas lalo siya nagbibigay ng initiative. "Mas lalo ka sanang mag-ingat,"